Nakita ko ito mga kababayan na balita dito sa Philippine Daily Inquirer. Sabi sa kwento nila, Lenny Robredo's VP tenure, small funds, big objectives. What? Makakwento kayo, talagang pambira kayo mag gumawa ng mga istorya. Anong sinasabi ninyo na sa tenure ni Lenlen, mayroon lang siyang small funds, pero she has that big objectives. What? I-chineko ko po yung chineko yung budget ng Office of the Vice President. Close to 1 billion. Siya yung may pinakamalaki. Close to 1 billion pesos. 908.79 million annual budget. Imagine that. Wala mang ginagawa yung Office of the Vice President kundi magkwento ng magkwento ng kung ano-ano. Kasi yung Vice President, spare tire lang. Siyempre, may mga staff din siya para sa paggawa ng mga kwento-kwento. Yung trabaho niya, ceremonial. Di ba? Ceremonial man lang yung trabaho niya. Kung may mga invitations, kung saan-saan, ribbon cutting eh. Tapos gagastos tayo ng close to gumastos pala kasi ginastos na yan. Close to 1 billion. For what? Tapos sasabihin ninyo rito, small funds, big objectives. What? Chinay ko po yung siya yung may pinakamalaki, yung budget. Yung sinundan niya, pinalitan niya as Vice President si Jojo Binay, alam ninyo mga kababayan yung annual budget niya, 222 million lang. $222 million si Jojo Binay. May narinig kayong reklamo kay Jojo Binay? Pero marami yun na itulong sa ating mga mamamayang Filipino. At hindi yun perwisyo. O di ba? Kaya nga tumakbo yun sa pagka-presidente din, kaya lang siniraan din. Siniraan na siniraan. Talo. Ito naman po, tumakbong Pangulo, siya yung nanira, siya yung talo. Yung siniraan, panalo, si President. Baliktad yung epekto, mga kababayan. You see, sabi rito sa kwento ng Inquirer, while Vice President Lenny Robredo already started packing her things in her office in Quezon City, a political science professor said she will leave the office with a mark. What? Anong marka? Anong marka yung iiwan niya? Yan bang marka ng yung pasado o passing mark o yung palyado? Dalawa lang yan po, mga kababayan, di ba? Passing mark. Ayos. Ayos yan. E yung bagsak, palyado. Field mark, mga kababayan. Nasa sa inyo na yan. Kung kayo kaalyado, pasado. Pag yung mga taong aktwal na nakamasid, palyado. So, sabi rito mga kababayan ni Professor Maria Ella Atienza ng Philippine University of the Philippines Diliman. Si Robredo daw in the past 6 years was attacked and sidelined by the Duterte administration in that her office was given a very small budget all because she was from the opposition. Nakita ninyo? Sabi ko sa inyo mga kababayan, ito ang kwento talagang fake.
Anong sinasabi po ninyo, Professor Maria Ella Atienza, na si Robredo attack in sideline? Baliktad po. Si Lenlen yung attack ng attack. Binigyan siya ng trabaho, hindi siya sideline. From the very start, in fairness kay Tatay Diggs. From the very start, binigyan siya. Hindi man nagtrabaho. O ano yung unang posisyon na binigay sa kanya? Yung head ng Hadzi. Ng housing. Imbis na magtrabaho, pinili niyang maging critics. Kasi mas madali kasi yung maging kritika. O kritika. Maging kritiko. Yung mag-critic ang mag-critic kaysa magtrabaho, mas madali yun. Bobo ka lang yung bibig mo. Di ba? Pagmamasdan mo lang yung gusto mong tirahin, yung pangulo. Oh. Yun ang pinili niyang papel. Paano paano niyo nasabing sidelined siya? She was sidelined by the Duterte's administration. Hindi po. At nang tumindi yung kanyang atake, lalo dito sa drug war, ibinigay sa kanya yung trabaho. Nang ibigay sa kanya, palpak! Sige lang ang priskot. Wala mang natapos na trabaho. Sige lang niya ang salita kung sino-sino tapos. Anong ginawa ni Santa Mama? Ayun, gustong ipahamak yung ating Pangulo. Saan ka pulutin niya na Vice President ka? Pagkatapos, gusto mong ipahamak sa international yung ating Pangulo. Because of the, gusto niyang ibigay yung mga data doon sa gustong mag-prosecute sa ating Pangulo. The International Criminal Court. Di ba ganon? Ayun. So tinanggal siya. Before pa siyang tanggalin, nag-resign na siya. Nang makahalata. Tapos sasabihin ninyo dito, in the past 6 years, she was attacked and sidelined by President Digo. Anong klaseng kwento po ninyo ito? Baliktad po, ang umatake ng umatake until today sa administrasyon ni President Digong siya kasi gusto niyang magpabida. At nang tumakbo siya for president, ang naging target niya sa attack, si President BBM na. So wala siyang ginawa, umatake, manira ng manira. Siniraan yung administrasyon sa United Nations. You can search the video sa YouTube. Pagkatapos sasabihin ninyo, she was attacked. Anong she was attacked? Siya mismo yung umaatake. Kaya nga siya talo. Elay talaga. All because she was from the opposition daw. What? Binigyan siya ng trabaho, ayaw man magtrabaho. Pinili niya ang maging kritiko lang. Sige lang ang kritiko. Nang ibigay yung trabaho, di man pala niya kayang gawin. Yan ang katotohanan. Ang kwento ninyo, fake news. Kailangan natin mga kababayan itama itong mga ganitong kwento kasi namimihasa sila. In the mainstream media, mga kababayan, sila yung naging instrumento para ipalaganap ang ganitong uri ng mga istorya. Tapos you attack the bloggers of this country for spreading fake news. Baliktad po. Kayo mismo ang source. You see?
Hindi namin papalampasin ganito mga kwento ninyong kasinungalingan. Hindi namin papalampasin po. Babasagin namin araw-araw. Kala ninyo. Robredo's spokesperson, lawyer Barry Gutierrez said, these initiatives which the OBP carried out even with limited mandate and resources will be presented to Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Ano pinagmamalaki ninyo? Tapos sasabihin ninyo, kayo yung may pinakamaliit na budget, kayo yung may pinakamalaking budget of all the vice presidents na umupo. 222 million lang ang budget, annual budget ni Binay. Sa inyo po, 908.79 million budget. You see? Yan yung galing mismo sa taxes. Ah. Di ba may mga fundraising pa kayo? Dapat yon, pati yon i-report ninyo kasi ginamit ninyo yung Office of the Vice President to raise funds. Di ba? So you should be accountable. I-account ninyo yon lahat. I-report ninyo. Pati yung ano yung mga pinagastosan ninyo nitong 908.79 million pesos? Tapos may reklamo pa kayong you just have that very small budget. Ano kayo sinisurte? Yung ginagawa ninyong tanga yung mga mamamayan Pilipino? Alin yung maliit? Yung 908.79 million o 222 million ni Binay? Si Binay nga, walang angal. Kayo lang naman may angal. You see? Gutierrez told ANC that Robredo and her staff will brief President Rodrigo Duterte's daughter about the OVP's programs in the past 6 years, especially Angat Buhay, Toklam Express, and Bayanihan Ikonsulta. Pwede kunin nyo. I-brief ninyo yung mga angat-angat buhay tapos kung ano-anong mga pinagagawa po ninyo. Sabi ko nga, it's just a duplication of the job of the local chief executives. Hindi man dapat siya i-konsulta. Pamimigay ng burial assistance. Pati yun, pinatulan ninyo. It's up to the Vice President-elect whether she will want to actually receive this information and perhaps, more significantly, whether she should want to continue many of these programs. Wag na, tingin ko po, hindi interesado si Inday niya. Hindi yan interesado. Unang-una, Inday was, you know, nominated as the next Education Secretary. So malayo ito mga programs niya, pampolitika man lang po ito. Di ba? Sino angat inyo na yan? Mga angat-angat buhay ninyo? Itong ikonsulta? Robredo said she was ready to meet with Sara. Paulit-ulit na lang ang ganitong kwento, ready? Ilang araw na siyang ready? Pero hindi pa man nangyayari. To meet Sara, as she congratulated her on her election as the country's 15th vice president, she said she will answer any questions that Sara may have regarding the office of the vice president and take all the needed steps for a month transition. The OBP had only 500 million in resources in 2016. Then it declined to 428.62 million in 2017. The next
2018, Robredo's office received 543.95 million. And in 2019, the office of the Vice President had 671.55 million budget, higher than the 549 million it proposed. Oh. So ano ang problema ninyo? Binigay kung ano yung pinasobrahan pa. Kung ano yung proposed budget ninyo, pinasobrahan pa. And this time, mga kababayan, close to 1 billion na. 900. 2021, last year, 909.79 million. So si Santa Mama ang may pinakamalaki na ibinigay na budget sa mga vice presidente na umupo. Kasi yung sinundan niya, 222 million man lang po. May lakas ng loob pa kayo umangal pagkatapos sasabihin ninyo, maliit yung budget ninyo. That is, you know, mga kababayan, tawag dito, a brazen lie. Sanay na sanay kayo magsinungaling eh. Diba? Fake? Sabihin nyo, maliit? Sinong maliit? Napakalaki ng budget ninyo. Anyway, mga kababayan, yun man lang po. Baka lang gusto ninyong itry itong ating wow. Product, Firmax Firming and Lifting Cream. Ayan po. Pinapayad lang sa mga pulses and affected area. Mainam po sa mga paninigas na mga kasukasuan. Ito naman, anti-aging, wow. Automax. Sa mukha, pinapayad twice a day. You will look 10 years younger than your age. Yung mga cancer patient, try po ninyo ito. Wow. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Gawa kasi siya, mga kababayan, sa goji berry. Ang goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin kaagad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.